Matarik to, matarik. Tapos palusong pa. Pwedeng ready na si Doming para bukas. Yun, nakatapos ko lang karwasan. Dahil pupunta na tayo ng south. South na tayo. Hindi ko alam kung saan ako abutin sa south. Basta papunta tayo ng south. So check na bagong tire sa likod. Ito hindi, kasi hindi pa pudpud. Check na natin ang brake fluid. Okay naman. Ilaw okay naman. Ano pa? Brake pads. Check na rin. Bagong palit lang din. Change oil na lang kulang. Siguro bukas na lang papachange oil tayo dun sa Batangas. Kasi bala kong una sa Batangas muna. Saka tayo mag-decide kung saan tayo pupunta next. Good morning mga brother. Ruta natin ngayon ay papunta na po tayo ng south dahil halos nagalugod na natin itong kabuuan ng norte. At ang unang target nating ruta ngayon ay pupunta tayo dito sa Batangas. Probinsya ng Batangas. At kung makita nyo itong coastal road na to, pababa mula dito sa Batangas City, pababa rito sa coastal area, susundan natin itong paanan ng bundok dito sa side na to, mula Lubo hanggang sa Laia. At yan ang dadaanan natin. Ito literal talaga na coastal area yung dadaanan natin dito dahil itong project na ginagawa dito ng DPWH dito sa bundok na to, hindi pa po natatapos. Ang goal ng bagong project na yan ay konekta mula Lubo, Batangas, papunta ng Laia dito sa kabilang bayan. Ito po yung Lubo. So, hindi pa natatapos yan, pero magandang makita natin yan habang ginagawa pa para maikukumpara natin kung anong magiging itsura niyan pagkatapos. Dahil, for sure, dadayuin at dadayuin to lalo kapag natapos na yung daan na yan kasi napakasinik niyan. Dahil bundok ito, lalo pa natin makikita yung kabuuan ng dagat dito sa part na to. Dahil mataas din pong kabundukan ang dadaanan ng daan na bagong ginagawa. Yan po yung initial plan natin. Ang susunod na mga plano, hindi ko pa paalam. Pagdating natin dito sa Laia, siguro doon natin malalaman kung saan tayo ulit pupunta. Dahil gaya ng lagi kong sinasabi, no plan is always the best plan. Let's go! Makita nyo ba yung tila ng truck na yan? Yes, mio garabon. So imagine niyo na yung ganyang walang galawang pila ng truck. Ay sa malamang hanggang San Miguel Bulacan na yan. Time check natin. Alas 8:30. Grabe anong oras tayo umalis dun sa Agapan kanina. Umalis tayo dun ng around 6. Pero ngayon ay nandito pa rin tayo sa Bulacan. Dalawang oras mahigit ang biyahe natin mula Gapan hanggang dito lang sa may Balagtas. Grabing traffic yun. Okay, dire-diretso na to. Skyway na tayo. Actually, first time ko lang din dumaan dito sa skyway na to. Ilang beses ko na to na-feature sa vlog dati nung ginagawa pa lang. Keeping you the city. Speed limit nila rito 60 lang. Tama lang naman. Tsaka scenic naman tong expressway nito. Mabilis yung biyahe natin mula Balintawak hanggang dito, isang oras lang mahigit. Batangas City! Yamen! Aluwang din ang ilog na to. Batangas City pa rin tayo. Pambihirang traffic car eh. Aba, sabagay palabas na rin naman tayo dito sa city. Kaya ayos lang. Tiisin na lang natin to. Nobody wants to drive in the city! It's boring driving in the city. Medyo maluwag na dito. Woohoo! Yeah man. Paborito rin puntahan ng mga siklista, mga motorcycle riders. Coastal area to.
mga nakaka-relax na view. Oh, kakasabi ko lang, tingnan niyo mga siklista, oh. 'Di ba? Oil refinery pala 'to, 'tong dinadaanan natin dito sa kanan. Oy, mukhang maganda 'yung daan dito, guys. Asfaltado. So, napakadami rin palang mga malalaking kumpanya na nandito sa coastal area. So far, yung daan, okay naman. Oh, ho, hoy. Oh, ho, hoy. Pinamukan. Kung tama yung nabasa ko, pinamukan na ata to. Tara. Ayan o, yung mga tanker. Grabe yung mga kumpanya na yan. Holy smokes, ang luwang niyan. Sobrang kulimlim pa rin. Napakakulimlim. Paktay tayo diha. Pero hindi ko alam kung gaano kalinis yung tubig dyan, dahil nga mga pabrika na yun nandito sa gilid-gilid niya. Plus may mga kabahayan din, residential. Ay, hindi ko alam kung gaano kalinis din yan. So far maganda pa yung daan. Asfaltado. Eto ga. Pwede mo bang pumasok? Pwede sa taas? Ah, sige po. Alright. Dito na tayo sa entrance. Monte Maria. Pilgrimage to, guys, nga pala ha. Itong pupunta natin. Ito. Ah, mayroong nagbabantay na archangel sa taas. Kaganda. At mula rito, tanaw na natin yung dagat yan sa may bandang likod natin. Ano yung parking din eh? Doon tayo sa paanan mismo, guys. Tara. Mukhang pang Instagram din tong picturean dito ah. Diretso lang. Ang ganda nga. Maganda mga brother. Ito yung sa Mabini sa part na to. Tapos yun yung Masasa party dito pala. Tapos ito yung Batangas City sa part na dinaanan natin. Ayun na yung planta kanina na may umaapoy sa tuktok ko, sa may chimney. Pero mahangin dito, parang mahirapan din tayo makapagpapalipad ng drone. Dito na tayo sa Monte Maria. So libuti lang natin to. Tingnan natin yung bandang likod. So far dito wala naman mga gamit lang sa paggawa na ito. Ayun mga yan. Mother of all Asia yata yung nakalagay. Grabe yan ah. Sarado yung pinto. Hindi tayo makakapasok. Maganda sana kung mapuntahan natin tong taas niya, no? Dito mismo sa paanan. Yun sa may paanan dun. Kasi parang ito, parang platform lang to eh.
kung saan nakalagay yung statue, kasi yung statue niya sa taas. Pwede rin pala yata dapat dun sa pinakataas niya, yung nakaganoon na kamay, yung nakaganyan na kamay, pwede pala dapat dun, no? Aso sarado, sayang. Maganda siya kasi tanaw mula rito yung dagat. Meron pang parang helipad. Ano to, helipad ba to? Kita nyo yung overlooking view nya. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung Isla Verde. Tapos bandang likod na doon, yun na yung Mindoro. Mindoro Island. At yung pinakaharap, so gaya na sabi ko, maganda sana kung pwede natin puntaan yan. Kaso sarado yung pinto dito sa loob. So tingin ko maluwang din ito eh. Grabe yung tangkad niyan, ano? Taas niyan. Tapos yun guys, ewan kung nakita niyo sa camera. Yun yung pier ng Batangas City. Yung may puti na yun na parang building, may parang tower na ganon. Yun na yung port, yun na yung pier. Kung saan kayo sasakay sa ferry papunta sa Mindoro at saka mga iba pang mga destinasyon. Siguro i-diretso ko na lang sa Bicol. Siguro ha, siguro. Hindi ko alam, baka magbago na naman to eh. Pero kaya tayo nandito sa Batangas ay dahil ang pinaka-initial plan ay pupunta dapat tayo ng Panay Island. Lilibutin natin yung Panay Loop na sinasabi nila. Kaso may iba na naman. Dahil nga itong bagyo kasi na to, naiilang din kasi akong sumakay ng, diba, ng mga ferry, roro, mga ganyan. Dahil nga tag-ulan ngayon. So yung plan na lang natin, siguro punta muna tayo ng La Ia. Mula rito, San Juan, tapos Lucena City. Tapos doon na ulit tayo mag-isip kung saan tayo pupunta. I love Pangkilatan, oh, Pagkilatan. Sa malamang barangay Pagkilatan ito. Nadaan ako na to dati pero hindi ako nakamotor. Nang pumunta kami ng Isla Verde, dito kami dumaan. Oh, matarik din to. Ayos. May pa-twisties pa. Barangay Ali Ilihan, nyari. Kaya isang na binabay. Magkano yan? 25. So puro coastal area na ito, dinadaanan natin. Sorry. Puntahan nyo ito, daanan nyo ito sa mga hindi pa nakakadaan dito. Eski muna tayo. Ganda ng view dito. Diba? Tanaw mo yung dagat ng Isla Verde. Tsaka part ng Mindoro, kitang-kita mo na rito. Ah. So good. Woohoo! Nice! Ito yung mga ganda eh, mga tambayan na ganyan. So may gilid lang. Lalo na paghapon yan, sarap yan. Ho! Ah, ito maganda to pag natapos. Pwede ka rin gawing parang baywalk. Relax lang, mga gantong klaseng rides. Mga ganto dapat, walang mga kabahayan. Parang ganto lang. Sarap niyan.
Ayos. Itong daan na to. Oh wow. Puro ano to, tamarin daw nito, palok. Ito yung daan, Sus Maria Garapones. Malabrigo Lighthouse. Ito na guys. Hi, so dito na tayo sa Malabrigo. Tingnan natin yung kwento sa may nakasulat dito. Meron kayong entrance or environmental fee na babayaran dito, 20 pesos lang naman. Ayan, so ito yung kabuuan niya dito, bandang gilid naman. Ito yung part na to, yung dagat. Ayan. So gawa to sa bricks. Actually, hindi ko alam kung ilang beses na to na renovate. Pero hanggang ngayon, super visible naman yung mga bricks niya, kita niyo doon. Ayan, so hindi ko lang sigurado kung yan pa rin yung original. Sa tingin ko, original pa rin yan eh. Tsaka ito, 1891 to na gawa. At Guillermo Brockman yung pangalan nung nag-design itong lighthouse na ito. Gawa siya sa bricks. Ganyo. Cylindrical brick tower. Itong design nito. So unfortunately, hindi tayo pwedeng pumasok dito. Dati kasi pwedeng umakyat doon sa taas. Pero ngayon, pinagbabawal na nila. So ito yung likod niya, bale. Yan, likod niya. Panahon pa to ng Spanish. Imagine niyo na gano'ng katagal na to. Pero ngayon daw, nag-upgrade na siya ng solar. So meron pa rin siya. Yung beam na umiilaw-ilaw na ganyan sa taas. Pinapagana na yun ng solar sa ngayon. So dati kasi syempre, ano yan eh, di ba? Yung oil at saka tubig yata yung ginagamit, parang ganyan. Pero ngayon yun na, solar na. High-tech na rin yan. Pero preserve pa rin nila yung itsura na ito. At isa na to sa pinakasikat na tourist destinations dito sa part ng Batangas, especially dito sa coastal area. At matatagpuan ito sa Malabrigo, Lubo, Batangas. Pero kailangan nyo humingi ng permit para magpalipad dito. Ayan. Ano ba yun ate? Bahay po ba yun? Opo. Ba, sarap naman ang pwesto niyan. Kita nyo yung bahay na yun guys. Ang ganda ng pwesto niya. Tanaw nyo yung dagat to. Isla Verde po ba yun o yung Mindoro na? Ayun na pala yung Kalapan guys oh. Tara na tignan natin. Itong isla na to, yung Isla Verde pala kanina yung tinuturo ko, banda rito. Eto na yun, kita nyo yung ayun, Kalapan na yun. Kalapan City, yan sa Mindoro. Tapos kung gusto nyo pumunta ng Galera, Puerto Galera, papunta dun yung Galera. Grabe, dinig natin dito yung pagaspas ng tubig. Ito, bangin na to eh. Ang ganda sana kung tanggalin tong part na to dito, no? Para overlooking. Eh mga ano lang naman yan eh. Ah, titriman mo lang ba? Diba? Maaga pa actually. Maaga pa. I think quarter to one pa lang. So definitely maaga tayo makakarating sa Laia.
Boss, ano yung bagong ginagawang daan na to? Hindi papuntang Lubo yan. Ah, ito na yung bago, bale. Hindi na dito sa part nito, okay. Ganda. Thank you, boss. Ganda rito. Ganda ng mga bundok dito. Ayan o. So, bale, itong ginagawang daan na to para i-connecta itong Lubo hanggang dun sa Laia. I-feature ko sana to noong pandemic pa, kaso nga lang mahigpit pa dito noon, hindi ako nakapunta. Tapos yung dapat hihiraman ko ng drone shot na isang rider din. Nag-iiyak dahil may nakuha akong 5 seconds sa drone shot niya. Itong daan na to, ready for concreting na. Actually, medyo maganda na yung pagkaka-rough road niya. Flat na flatten na siya. Ang ganda, blue na blue. Grabe oh. Mukhang okay naman. Ay, sementado na ito. Sabi ko na sa inyo eh, ready na yan for concreting. Yun lang. Rough road ulit. Meron ng drainage sa gilid, magkabilaan. Ayos. Maganda to, mga kapatid. Yung mga paborito kong tinatambayan yung mga tulay. Oh, maganda nga rito, brother. Teka lang, ayan o. Ganda ng bundok na to, grabe o. Medyo mainit pa kasi kaya. May community pala dito mga brother, oh, ayan o. Tuyong tuyo. So walang falls dito, malamang. Tuyong tuyo yung ano eh. Pero ang ganda, solid. Ang lakas pati ng hangin. May uwak na nga. Hindi tayo makapagpapalipad. Malakas pa ang hangin. Doble kara na, wala na. Naloko na talaga. Diba? Ayos! Alright, well, wala nang signal ng cellphone at so 15 kilometers na itong rough road na to. May mahaba-haba rin. Diyos mo yung grapon. Teka lang. Matarik to, matarik. Tapos palusong pa. Diyos mio. Ayun o, tumatalbog-talbog na. Grabe, daming uwak talaga dito. Ayun na naman uwak o. Siguro mga kulang-kulang sampo yan. Nandito sa Mangga. Yun, mukhang nasa baba na tayo ah. Or dike nga talaga to. Dike talaga to. Pero dinadaanan natin. Woo! Wow! 2:48 ng hapon. So andito na tayo sa Malagundi Point. Yan yung Malagundi Point. Nakita nyo yung yun. Malagundi Point dito sa Lubo, Batangas. I'm sorry, Laia na pala to. Dito sa Laia, Batangas. At itong dinaanan natin dito, bago natin marating to, medyo tricky rin. Pero may part dun kasi na babaan, palusong siya, medyo may katarikan din. So, siguro yun ang kailangan yung pag-isipan muna bago kayo dumaan dyan. Okay, medyo matarik siya. Huwag nyo lang timingan na umuulan, pupunta dito, umaambon dahil mahihirapan kayo dun.
Oh, ganda rito. Dahil mga puno ng nyug. Wow! Ito mga gusto kong kampingan eh, mga ganito. Doon lang kayo dun sa gilid-gilid niya. Okay, masyado yung matatangkad na puno ng nyug kasi mamaya mahulugan kayo ng bungo niyan. Ito mga liliit lang na ganito. Napakaganda. Dala niyo po ang 300 po ang small. Oo. Plus may entrance fee po kami na 100. Oo. Tapos ang medium to large po ay 450. Oo. Tapos dadaan po sa environmental fee 20 pesos. Pag kasi hindi kayo nakakubo, doon kanina tinanungan natin, pag hindi kayo nakakubo ay may charging fee 35 pesos kapag full charge sa cellphone. Ito mga 4x4 nga yung pumupunta dito. Mga pick up. Parang ilog to ah. Ilog nga. Kaso tuyo. Buti naman. Ah, grabe, lalaking pa to. Ah. Yung mother father. Bagong-bago sapatos ni Doming. Huwag kayo. Yeah. Come on. Woo. Ako'y nabighani sa ganda ng tanawin dito. Wow. Nice. Yun lang kabahayan na dyan sa baba. Sayang. Sa dulo ng bundok may mga bato-bato na kaganyan. Doon tayo nang galing. Doon tayo nagpalipad ng drone kanina. Ah, okay. Guys, ganyan ang tinitibag para makagawa ng daan. Itong part ng daan na ito na ginagawa niya, pinapalapad. Grabe, nakaka-believe din yung trabaho ng operator. On the way na tayo sa Lucena. Ang kulimlim. Pero dapat may araw pa sa oras na ito eh. Dito na tayo sa arko ng Bundok Peninsula.